Hindi ko alam kung bakit nga nag-trend yung kwento ng Dear David sa Twitter. Hindi ko alam sa Twitter pala saan. Nag-trend siya, maraming gustong makinig, sinundan talaga yung kwentong yun. Ni-research ko din si Adam Elsa, hindi nga siya isang YouTuber. Hindi natin maisip kung ano nga ba ito, kung peki lang ba, kung gawa-gawa niya lang ba itong video, yung kwentong yun. Pero kung maanihin naman natin, parang hindi nga naman, parang true to life nga naman talaga nangyari sa kanya ito. Basahin natin ito, ikukwento natin ng Tagalog. Para maiba naman tayo sa mga nagkukwento ng English, para maramdaman natin yung takot. Ewan ko lang kung matatakot kayo, kasi ako, hindi naman ako ganun natatakot na rito eh. Ang apartment ko ngayon ay minumulto ng isang bata at gusto niya akong patayin. Doon simula yung thread. Bata, nagmumulto. Parang nakakatakot nga. Jun-jun kung tawagan ito eh. Diba? Nagsimula siya magpakita sa mga panaginip ko. Pero sa tingin ko ay lumabas na siya dito sa ating mundo. Noong una ko siyang nakita, naka-experience ako ng sleep paralysis. Nakita ko ang isang bata na nakupo sa green na upuan sa paano ng aking kama. Paano ng aking kama. Eh di totoo nga yung The Walking Bed. Kasi may paano ng aking kama eh. No? Sleep paralysis ito yung ano nga. Tulog tayo, yung katawan natin tulog pero bukas yung diwa natin. Parang ayun natin yung naglalong ano yung kaluluwa, ano? Parang kaluluwa ba? Tulog yung katawan natin, di tayo makagalaw. Ayun yata yung sleep paralysis. No? Meron siyang malaking ulo na tapyas ang isang side. Tapyas. Kung ganito ang itsura niya, kung totoo to talaga nakakatakot, diba? Meron ko dahil pugot yung ulo eh, no? Pero to hindi natin alam kung anong nangyari sa bata. Nakatitig lang siya sa akin nung una, pero bigla siyang tumayo at dahan-dahan naglakad papunta sa akin. Malasad, anak ni Sadako to, kasi ganun si Sadako, diba? Dahan-dahan naglalakad. Hindi ako makagalaw dahil sa paralisado ang buong katawan ko. Madalas itong mangyari sa akin ngayon. Hindi ko alam, baka may sakit na yata talaga siya nito. Kaya ganun. Bago pa siya makarating sa kama ko, ay nagising ako nung sinisigaw. Waaaaaah! Makalipas ang ilang gabi, ay nanay... Orang ukod niya, no? Tulog ka! Diba? Nagising ako nung bago. Siyempre, sa takot, pasigaw siya, tapos pagising niya. Parang nangyari naman talaga ito na nanaginip tayo ng ganun. Kaya minsan nga, naiihi tayo, di ba? Kapag naging natin, ihi tayo, tapos pagigising tayo, no? Nakaihi na talaga tayo. Makalipas ang ilang gabi, ay nanaginip na naman ako na nasa isang library ako at isang babae ang lumapit at kinausap ako. Nakita mo na si Dear David, di ba? Sino? Sagot ko sa babae. Si Dear David, nakita mo na siya. Sagot niya. Patay na siya. Nagpapakita lang siya tuwing hating gabi at pwede mo siyang tanungin ng 2 beses. Basta sabihin mo muna ay, Dear David. 2 beses lang, pwede tanungin. Buti pa, kaya ano, Dear Charo. Pero wag mo na siyang tanungin ng 3 dahil papatayin ka niya. Nanakatakot niya. Natakot ako dahil nang managinip ng parehong lugar at babae ay nakakapagtaka. Pero lumipas ang ilang linggo nang walang nangyari o anumang panaginip. Parang awkward nga naman yun. No? Kasi parang pag ako natutulog, nanaginip ako nung yun. Gusto ko natulog eh, pero hindi na nangyari yung panaginip ko ngayon. Eh. Gusto ko ituloy yung panaginip ko kasi talagang natuwa ko sa panaginip ko eh. Dumating yung gabi na panaginip ko ulit si David. Para yung sitwasyon, nakahiga ako sa kama at nakaupo naman siya sa rocking chair, malapit sa bintana at nakatingin sa akin. Sa panaginip, kinausap ko siya. Dear David, paano ka namatay? Bumulong siya. Aksidente sa isang tindahan. Pwede, aksidente. Siguro kaya ganun yung sa uli niya.
Kadalasan mo, yung mga nagmumulto sa atin, mga sugatan eh, yung mga nasasagasaan, yung mga kadalasan mga humihingi ng hustisya, yung mga sa mga palabas, ganyan nakikita natin eh, kung nawasak ang mukha niya, pag nagmumulto, wasak ang mukha. Dear David, anong nangyari sa tindahan? Tanong ko. Galit siyang bumuntong hininga. Binagsakan ako ng estante. Nanigas ako sa takot. Sinong tumulak ng estante? Tanong ko. Pangatlong tanong niya na yun. Kasi diba sa pangalawa eh, pangatlong tanong niya. So mamamatay na siya dito? Tapos agad ang kwento. Sinong tumulak ng estante? Tanong ko, pero hindi sumagot si David. Na-realize ko na pangatlong... Oh, yan nga. Oh, yan. Ayun na, yun na. Na-realize ko na pangatlong tanong ko na yon na hindi ko dapat ginawa. Doon ako nagising at nanginig sa takot. Oh, nga. No? Parang isipin mo, mamamatay ka na. So, nakatatlong tanong ka. Sa mga sumunod na araw, nag-research ako ng mga pinatay sa aming syudad. Pero wala akong mahanap tungkol sa nangyari kay David. Sinubukan ko rin na ang ibang pangalan tulad ng Daniel, Dylan, Devon, pero wala akong mahanap hanggang sa lumipas ang ilang linggo na walang nangyari. Isang araw, nalaman ko na bakante ng kwarto sa taas lamang ng inuupahan kong apartment at oportunidad ko na iyon para lumipat. Nalimutan ko na si David makalipas ang isang buwan o dalawa. Siguro hindi na niya ako mahanap dahil lumipat na ako sa taas na apartment. Masyadong minalate yung multo. Ang maliligaw agad yung multo eh, no? Parang pusa lang eh. Pag iniligaw mo, lumipat ka eh. Hindi ka na masusundan eh. Pero lately, may mga nangyayaring hindi ko ma-explain kung paano. Baka na to, nakakarakita na siya. Sa apat na gabi ko sa bagong apartment, tumatambay ang mga pusa ko sa front door ng hating gabi. At wala silang ginagawa kundi ang titigan ito na para bang may tao sa kabilang side. Parang maramdam ako ng tao. Kasi alam mo naman, may aso kami dito, kumakaul yun. Diba? Pusa. Pero, kasi ito, pinto na yung kasan ng namin. Sa stress na ng madaling araw. Kasi kadalasan pusa, may tinitingnan talaga sila. Diba? Kung may parang may sinilinaano sila, talagang ano ka lang, kasi ang pusa naman, may tutulog lang yan, di ba? Lalo ating gabi, matutulog na yan. Diba? Kung nakahiga lang yan. Pero ito, sa picture na to, parang kita mo talaga na may inaabangan siyang pumasok. Kagabi, kahit takot ako, ay sinubukan kong tingnan ng peephole sa pinto para makita kung may tao sa labas. At nakita ko na may gumalaw sa labas. Baka daga. Kasi diba, ayun ang gustong-gusto ng pusa, yung daga. Binuksan ko ang pinto at ilaw sa hall. Walang tao pero kita sa mga pusa ko na hindi sila magpakali. Pero medyo tinabahan nga ako. Kasi kung daga nga siya, ang pusa, kita mo yung gustong-gusto niyang kunin yan, diba? Malalaman mo kagad gustong-gusto niyang habulin yung daga. Kung takot ka, huwag mo ako idame dyan. Bakla! Bakla! Binuksan kong pinto at walang tao pero kitang pusa na hindi siya pala. At dun ko napag-isip na natagpuan ako ni Dear David. Siguro. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero i-update ko kayo. Oh, update tayo. Tara. Tulog na tayo. Tara. Tulog na tayo. Update na. Anim na magkakasunod na gabi, pupunta ang mga pusa ko sa harap ng pinto sa mismong hating gabi at tititigan lang nila ito. Medyo creepy na. Panoorin natin yung ginagawa ng pusa. Play lang natin.
Okay. Yung parang baka gusto mong lumabas lang din ng pusa. Baka gusto niya lang lumabas. Ating gabi. Kasi minsan may mga pusang iingay paggabi. Pero nakakatakot na kasi parang tingin ko lang gusto lang din lumabas ng pusa sa apartment. Pinicturan ko ang peephole ng pinto dahil takot akong buksan ng pinto at pakiramdam ko ay may nakita ako. Pakiramdam lang pala eh. Pero nakakakaba na rin. Hindi ko masabi kung totoo bang may nakita ako. Kaya nilakasan ko ang loob ko at binuksan ang pinto. Walang kahit sino doon, pero pinicturan ko na lang din. Ako lang ba o may kakaiba sa unang litrato sa pagitan ng banister at shelves? Parang may nagtatago sa hagdan. Parang may mukha nga kung titingnan mo. Parang hindi ko alam kung ano talaga to. Ah. Parang yung dumi niya eh, parang bumubuo siya. May image ako nakikita eh. Siguro nag-iisip na ako na baka nga meron siya may pakita doon, pero parang hindi ka matakot. Ganun ang iisipin natin, di ba? Hindi ko alam kung dumi lang yon, kaya kinuhanan ko pa ulit ng litrato mula sa loob at nasisiguro ko meron something sa labas. Kasi kung ganun pa rin naman, yung dumi rin talaga siya eh. Talagang iniisip na lang natin na ganun yung may nakikita tayong ganun. Kaya siguro nagaano sa isip natin, sa mata natin, na meron nga talaga tayong nakikita. May kumukorte lang dun sa mga dumi na imagine natin. Agad kong nilak ang pinto at nahiga na. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil narinig ko pa rin ang ingay ng mga pusa ako. Natatakot ako. E kung ganyan naman, e kahit naman ako matatakot na, ano ba na yan? Dadaan ka nga lang sa kanto namin ni San Dilim na yun, may pusa ako, makikita talagang takot, nakakatakot talaga. Kahit itong picture lang ito, natatakot rin talaga. Maayos naman ang gabi ko ngayon. Susubukan kong gumamit ng app na Sleep Talk para tignan kung mangyayari ba ngayong gabi. Pahiga na ako sa kama, pero ang mga alaga kong pusa ay nasa may pintuan pa rin at ginagawa lang nila ito tuwing sasapit ang hating gabi. Routine na nila siguro ito. Medyo parang naging marshal eh, no? Naging bantay yung pusa eh, no? Pero tingin ko may nakikita nga sila doon sa pinto na yun kung bakit lagi sila nakaabang doon. Talagang may sinisilip sila doon sa ilalim ng pinto eh. May gusto silang silipin eh. Ay, may sinisilip sila. Ba't di sila lang, meow! Di ba na gano'n? Meow! Sila bang aso, kaul lang kaul. Wow, 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 wow. Kaul lang kaul yung aso pag may taong gano'n eh. Pusa naman niya, meow, meow. Di, at eto na, hating gabi na. Nakakatakot naman talaga nga. Diyan lang talaga yung pusa mo. Talagang may naabangan siya, no? Nakabahan na rin ako ah. Parehas na silang nasa tapat ng pinto. Medyo nakakataas ng balahibo na medyo bahaba-haba na. Yun. Sundan natin yung susunod na video na ay susunod na sundan nyo na lang yung part 2 neto sa gagawin kong part 2 yung kwento neto. Kukwento ko siya yung pinaka part 2 niya at medyo kinakaba medyo hindi naman ako kinakaba, hindi man ako tatakot. Alam mo naman, strong tayo, di tayo tatakot sa mga multo, lalo na kung sa ganitong kwento lang yan. Pero abangan niyo yung part 2 neto. Lagi, huwag sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel para masundan niyo yung part 2. Abangan niyo yung part 2 ko. Yeah, maraming salamat. Bye-bye.